meron ako dito dinagdag running for vice president ako. Sabi ko, it's not at all a bad idea. And if there is a space for me there, siguro. Pero kung wala akong space, everybody is crowding up, wanting to be one vice president, sila na lang muna kasi tapos na ako. But there are things I'd like to continue, and that would be dependent on also of the president that I will support. Kasi kung mag-vice president ako, then kalaban ko kontra partido, kaya ni Pacquiao, salita ng salita na 3 times daw tayo mas corrupt. So I am challenging him, ituro mong opisina na corrupt. At ako na ang bahala, within 1 week, may gawain ako. Maglista ka, Pacquiao, at sinasabi mong 2 times kami corrupt. Ilista mo yung mga tao at opisina, at dapat nilista mo na yun at ibigay mo sa akin. Di ba ang sabi ko noon, if you come to know that there is a corruption, let me know, give me the office and the... Ganon ang dapat ginawa mo. Wala ka namang sinabi noong all these years, puro ka praises ng praises sa akin. Tapos ngayon sabihin mo, corrupt. Saan corruption? Anong opisina? Kasi pagkaalam ko, wala. DPWH noon was really had the notoriety of... Pero wala akong nakita ngayon na may corrupt. Meron, marami na, pero napaalis na. Naunahan na kita. Every administration will have its share of the problem of corruption. Do not ever think that if you will win as president, na wala ng corruption dito sa Pilipinas. And for your dream of giving everybody houses in 6 years' time, just like what Senator Enrile said, good luck na lang, you must be dreaming. Eh ako na, natapos ko yung Yolanda housing, malapit na ako mag ano, but remember that there were only 2 houses when I first arrived there. Yan sila Escalada, sinabi ko, magkaibigan tayo sa ibas ko. Pero kanong kabagal, puta wala kayong ginawa. And ito ang conversion. I'm sure Secretary Simato would do something about this. Yung conversion, yung mga forestal gawing agricultural, then from agricultural, i-convert mo into residential. It takes time. Tapos sa opisina ni Roy Simato. If you can also tell the people there to stop this yung exercise nila sa duties of converting lands into residential, huwag nila masyadong patagalin. I think I said you can finish it in 3 days. Hindi naman kailangan, hindi, conversion lang yan eh. But hindi mo panahon Roy. Pero noon, it would take 2 years. And they are milking. Ngayon, itong si Pacquiao, may naraman siya na ano, sabi niya, anong opisina at sino yun? You have the privilege of not being arrested when you say it inside the halls of Congress. Because as a matter of privilege, you cannot be questioned anywhere. So, maghintay ako sa listahan mo at ang mga tao. Matagal naman tayo ng kaibigan, hanggang kahapon, isang araw ko lang, nagsabi na corruption. It's easy really to say. Hindi ko sinasabi walang corruption. Kaya nga ituro mo. Kasi yung lahat na tinuro ng iba, pinaalis ko na sa gobyerno. Kita mo yung Pastillas. 43 immigration people were
dismissed. 73 sa customs. Sa BIR, wala masyado. Pero naghihintay ako. BIR mayroon rin. Secretary Dulay is having his hands full of investigating these people. Turo mo lang. Total, it is your duty as a congressman. Go to Congress and start to talk. I am challenging you or else. Talagang sabi nga nila, totoo, namumuliti ka lang. With that, that goes for every Filipino. Baski saan kayo, no? Even in the provinces. If you think that meron dyan permit, tapos it is now in the hands of the mayor or in the yung tatrabaho sa business permit, business bureau ang tawag niyan. Kung nandyan, sabihin mo lang, kagaya ni Pacquiao, so sabayanan ninyo si Pacquiao to expose all of this. Ayan, may kasing you have a partner, I forgot my Tagalog there. You have a partner in this crusade. And join Pacquiao, sabayan ninyo, sabihin ninyo yung mga tao na corrupt at anong opisina, and I will do something about it. Immediately. Lahat na nasumbong sa akin dito, either suspended na or nasa korte na, sa ombudsman or sa sandigan. And marami nang na-dismiss. Mag-abot ito ng 1,000 by the end of this year. For studying of filing the cases in... Ang ombudsman is very efficient. I would like to thank the ombudsman, although as a matter of delicadeza, hindi ko talaga nakausap yan si yung ombudsman natin. I do not want to talk to them. I know even the justice. Kung maaari, ayaw kong makipagkwentuhan sa kanila. As a matter of principle, yan ang tinitingnan ko. So, Pacquiao, you are a congressman or senator now. Go to the hold of the floor sa inyong proceeding and start to sabi mo yung thrice worse than the last presidency, yung panahon ni Noynoy. At still, it would be better. Huwag mo nang hintayin. Kasi yung mga trabahante na yan, sigurado ako, panahon pa ni Aquino yan. At panahon pa ni Gloria. Kagaya ng sa customs, masakit sa akin kasi may 37 years in the service ron. Pero the temptation to go to graft is very strong. At meron dyan, hindi ko sabihin na wala, meron talaga lahat ng you would be a mentally dishonest person, sabihin mo na walang corruption. Kaya sabi mo, twice over, or I challenge you, go to Congress and start talking. Yan ho ang payo ko rin sa lahat ng Pilipino. Kung may alam kayo, magsabi kayo, and I will be transparent. I will investigate them and refer it to the other bodies who have the punitive, ibig sabihin, which is the ombudsman and the sandigan bayan. Wala akong kilala dyan. Wala kayong lalan, hindi ko nakausap yung mga justices sa Digan Bayan. Nor any court for that matter. Sabi ko, as a matter of policy, hindi ako na... Kaya siguro wala akong alam. Baka ikaw may alam ka because you were talking just nonchalant about the whole thing.
Kung hindi, namumulit ka ka lang. And I would say na, I will be, if you fail to do that, I will campaign against you. Because you are not doing your duty. Do it, because if not, I will just tell the people, do not vote for Pacquiao because he is a liar. At saka madali, parang ano, parang karabaw na kung saan yung bibirahin pupunta doon. I am not questioning your ability intellectually or what. But pag hindi mo nagawa yan, araw-arawin kita, I will expose you as a liar. At yung buhay mo, kilala mo kita noon pa. Then we should start also because you are going for public office, presidency, everybody should know. But ito, I put you on notice na isasabi ko lahat at kakalabanin kita panahon ng eleksyon.